Good morning mga ka-oto! Kamusta kayo? Kamusta ang araw nyo? Kamusta ang gising nyo? Sana okay lang. Ngayong araw, magre-release ako ng unit. Ngayon, nakita ko yung unit na to. Sabi ko i-review natin kasi wala pa ako nare-review na ganito. Nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakasubscribe naman po ang channel namin. Kung nagsasubscribe kayo sa mga Spotify, Netflix, may mga nakukuha kayo. Siyempre, yung good service nila, pag nagsubscribe kayo dito, may makukuha din kayong discount. Additional discount. So, ano pang hinihintay nyo? Pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para magsubscribe. Eto na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5! Nakasubscribe na ba kayo? Pakisubscribe naman po ang channel namin at simulan natin ang pag-review sa unit na to after ng intro na to! Okay mga ka-auto, kumusta? Itong unit na to, Toyota Rush E-Manual. Kung naghahanap kayo ng SUV na hindi naman hindi top of the line at manual yung gusto nyo, para sa inyo ang video na to. Teka, libutin na natin, simulan na natin ang pag-review ng unit na to. So simulan natin sa history. Si Toyota Rush ay gawang Indonesia. Ito yung gulong niya. Ang size ng gulong niya, 215-65R16. 16 mugs yung gulong niya. Ang difference niya kay GRS, 17 yung mugs ni Rush GRS. Ito yung ilaw niya. Yan. Then, ito naman yung fog light niya. Yun nga, ang mukha ni Toyota Rush e-auto ay chrome yung grill niya, while si Rush GGRS ay smoke chrome. So, puntahan natin ang makina. So, ito yung makina niya. 1.5 si Toyota Rush. Pasensya na mga ka-auto, medyo maaraw sa showroom, kaya ganito yung sinag ng araw sa Toyota Rush. So, ulitin natin. Ang makina niya ay 1.5. Ang eksaktong displacement is 1,496 cc. Then, dual VVT-i na siya, 4-cylinder inline, 16-valve DOHC, EFI na rin siya. Meron na siyang 103 PS at 6,000 RPM. Yun yung maximum output niya. Sa maximum torque naman, meron na siyang 134 Nm at 4,200 RPM. So, yun yung maximum torque niya. Ang lakas ng makina ng Toyota Rush. Plus manual pa. Dual VVT na. Yan nakalagay. Then, ito yung battery niya. Yan. So, ibaba naman natin. Pasukin naman natin yung side ni Toyota. Side passenger ni Toyota Rush. O, punta naman tayo sa side ng Toyota Rush E-Manual. Ang front suspension niya is MacPherson strut with stabilizer. Then sa likod naman ay axle type with 5 link. Yun. Meron na rin siyang badge dito na dual VVT-i. Meron na rin siyang turn signal lamp dito. Pasukin natin ang Toyota Rush E-Manual. Pagpasok pa lang, ito yung armrest niya, color white. Then, sa dashboard, meron ding white na trim, leather-like. Ito yung compartment. Yan. Ito yung legroom niya. Yan yung legroom niya. Then, ang Toyota Rush E
ay 6 airbags na rin. Kasi diba iniisip natin minsan yung top of the line, yun yung mas maraming airbags. Ito, kahit at yung pinakamababang variant, 6 airbags pa rin. Isa dito, isa sa driver's side, dalawa sa curtain, and dalawa sa side. So yun yung mga airbags ni Toyota Rush. Ito yung sa door handle, silver to, silver chrome. Dalawa yung bottle holder dito. Then may speaker siya dito sa pinto. Yan. So pasukin naman natin ang second row ni Toyota Rush. Yan. Ito naman ang leg room para sa passenger side. Ito. Isang dangkal ko. Then, meron na ring bottle holder dito. Yung armrest is white din. Meron ding bottle holder dito. Speaker ulit sa pinto. Then, yung aircon niya, ito. Sa second row. Ito yung on and off. Then, yung thermostat niya. Yan. May room light, room lamp sa ceiling niya. Yan. Tingnan niyo kung gaano kaluwag yung headroom natin sa Toyota Rush. In 5, 4, 3, 2, 1. Naka-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, paki-subscribe naman po ang channel namin. Nakita niyo na yung room light, room height niya, yan. Paki-subscribe naman po ang channel namin. Alam niyo ba na 92% ang nanonood pero hindi naka-subscribe? Paki-subscribe naman po, malaking tulong para sa channel namin 'yun. Para mas mag-grow yung channel namin, bibigyan ko pa kayo ng discount kapag nag-subscribe kayo. So, please paki-subscribe naman po ang channel namin. Ito yung second row para sa Toyota Rush. Lahat 'yan may headrest. To headrest para sa second row. Then yun naman yung headrest para sa third row. Si Toyota Rush ay 7 yung pwedeng makaupo. Dalawa sa harap, tatlo dito sa gitna, then tatlo doon sa dalawa sa likod. 2-3-2. Puntahan naman natin ng third row. Pasukin natin. Adjust lang natin tong upuan. One touch tumble si Toyota Rush yung upuan niya. Then, para makapunta sa likod, yun nga, one-touch tumble. So, nandito na ako sa likod ng Toyota Rush. Yan, ito yung room height niya. Pakita natin, yan. Ganito pa yung room height niya. Siguro, ako kasi kasya dito. Then, yun nga, kahit isa pa dito kasya. Yung leg room niya, pakita natin. Ibaba ko yung upuan. Hindi ko in-adjust yung upuan, pero yung ito yung pero yung legroom niya. Kasya pa rin. Kasya pa rin yung legroom niya. Kasya pa rin ang isang tao. Nakasinlaki ko. Na mataba. Di ba? Kasya-kasya pa ako kahit mataba ako dito. Meron ding cup holder dito sa side ko. Yan. Para pag magbabiyahe, kanya-kanya na lang ng lagayan ng ano, inuminan. Kanya-kanyang dala ng bote, yan. May bottle holder dito. Puntahan naman natin ang likod. Ang presyo nga pala ng Toyota Rush e-manual ay 1,012,000 pesos only. Ang baba para sa SUV na 7-seater na merong 6 airbags, 6 speaker. Ano pang hinihintay nyo? Kuha na kayo ng Rush e-manual. Naka-promo pa to sa amin. Yun nga, pag nakasubscribe kayo, bibigyan ko pa kayo ng additional discount. So punta naman tayo sa likod para makita nyo yung makita natin ang likod ng Toyota Rush e-manual. Okay? Punta na tayo. Bababa lang ako dito sa third row. Puntahan naman natin ang likod. Simulan natin sa shark fin antenna. Fin type antenna na siya. Then may rear spoiler na si Toyota Rush e-manual. Then ito yung rear combination lamp niya. At ang kagandahan kay Toyota Rush e-manual, kahit siya yung pinakamababang variant, ito.
may camera na siya, may backup camera na ang Toyota Rush E manual. Meron na ring backup sensor na dalawa. So, di ba, kahit siya yung pinakamababang variant, meron na rin siyang camera at backup sensor. Meron yung badge niya na Rush dito, yan. So, ito yung trunk tray niya. Yan, medyo maluwag pa. Kahit may third row siya, maluwag pa yung luggage nyo. Then, ito yung spare tire. Yan. Yan yung spare tire ng Toyota Rush. Okay, puntahan naman natin ang side ng Toyota Rush at ang sukat niya. Sa mga naghahanap ng manual na SUV, Toyota Rush manual ang para sa inyo. So, yung mugs niya, yun nga, 16-inch. Yon. Sa parking, kung nag-aalangan naman kayo sa parking nyo, kasi di natin malaman kung anong size ng parking ng Toyota Rush, eto na ang size niya. Ang overall length niya, 4,435 mm. Then, yung overall width niya is 1,695 mm. Yung height niya, 1,705 mm. Then yung wheelbase niya is 2,685 mm. Yun yung sukat niya. So alam nyo na kung paano siya ipapark. Yun nga, ang height niya 1,705 mm. Ang length niya 4,435 mm. Yung lapad niya or width niya 1,695 mm. Then yung wheelbase niya is 2,685 mm. Yun yung wheelbase niya. So pasukin natin ang pinakang gusto ng lahat, ang driver's side. So yun nga, wala siyang smart entry. Si Rush GGRS ay may smart entry. Yun yung wala kay Toyota Rush e-manual. Then, pagpasok natin, ito yung mga buttons para sa pinto, sa bintana. Then, paglock ng pinto, ito namang bilog na to para sa side mirror, para i-adjust mo yung side mirror mo ayon sa kung saan ka komportable. Okay, sakyan natin ang driver's side. Mga ka-auto, andito na tayo sa driver's side ng Toyota Rush. Yan. You retain ang manibela ni Toyota Rush. Meron siya ditong mode, then volume. Yan. Then yung steering wheel niya, natitilt up and down. Ito na. Wait lang. Dito, i-adjust lang natin. So yun, natitilt up and down. Yan na, yun yung pag-adjust ng steering wheel ni Toyota Rush 1.5 manual. Then yan yung MID niya, yan. Ito naman yung sa monitor niya, 7-inch. At ang kagandahan kay Toyota Rush e-manual, meron na rin siyang Apple CarPlay and Android Auto. Ito yung pag-adjust sa aircon niya. Then meron tayong 12 volts dito para sa charging port. At isa pa, ang kagandahan kay Toyota Rush e-manual, kahit siya yung pinakamababang variant, eto, push start na rin siya. Yan. Then ito yung pag-adjust sa ilaw. Ito yung sa headlamp. Then ito yung sa fog light, yung maliit na sing-sing sa gitna. Okay, dito naman tayo sa vanity mirror, side visor ng Toyota Rush. Check natin kung may vanity mirror siya. So meron. Kapag mag-makeup ang mga partner niyo or asawa niyo, pwede yan. Sa driver wala, pero sa passenger meron. Then ito yung room lamp. Yan. Ito. Then yung sa shades natin, lagay ng mga shades natin. So yan. Yan yung mga meron si Toyota Rush e-manual.
eh, gisilaw na yung ano kasi mainit na dito sa showroom. So ngayon, na-review na natin ang Toyota Rush E Manual. Pasensya na, mainit na. Na-review na natin ang Rush E Manual at sana nagustuhan nyo yung video na to. Paki-like naman, paki-share naman. Kung hindi nyo nagustuhan, paki-dislike na din. Okay lang din naman po yun. Then, mag-comment po kayo sa ibaba kung ano yung gusto nyo pag-usapan natin. Paki-subscribe naman po ang channel namin. Yun nga, 92% po sa mga nanonood ay hindi nakasubscribe. So please, paki-subscribe naman po yung channel namin. Bibigyan ko kayo ng discount pag nag-subscribe kayo. At yun nga, huwag nyo na rin i-skip ang ads, please. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads, mga ka-auto. Yun nga po, maraming salamat po, tumabot kayo sa puntong ito. Maraming salamat po, sana nag-enjoy kayo. Sana marami kayong natutunan tungkol dito sa Rush E Manual Automatic. Rush E Manual. Sana marami kayong natutunan. Maraming salamat din po. Paki-like po, paki-share, paki-subscribe po kung bago pa lang kayo sa channel namin. Paki-hit na rin po yung bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload namin. At sana huwag po kayo magsasawa na sumuporta at manood sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-auto. Maraming salamat po sa 10,800 subscribers. Sana dumami pa. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!